Sa pagpapatuloy ng ASEAN integration, pangarap ng bawat isang profesional na makasabay sa pag-unlad ng industriyang kanilang kinabibilangan. Isa sa mga buhay na halimbawa nito ay si Certified Industrial Engineer Gene Bringas. Bata pa lamang ay pangarap na ni Gene na maging isang inhinyero, kaya naman ito na ang pinili niyang kurso nang pumasok siya sa kolehiyo. Sabi niya, industrial engineering ang kanyang napili dahil sa lawak ng industriyang kinapapalooban nito. Napaka-broad ng scope nito. Unlike other engineerings, may specific areas lang of specialization. But for IE, sobrang laki ng scope. Pwede supply chain, quality, logistics, kahit sa sales and marketing. Kaya naman matapos ang 5 taon ng pagtatsaga sa kolehiyo ay ganap nang naging isang industrial engineer si Gene. Ngunit dahil wala pang licensure exam ang IE tulad ng ibang mga engineering programs, kinakailangan ng bawat isang industrial engineer na makakuha ng sertifikasyon sa mother organization nito na Philippine Institute of Industrial Engineers o PIIE. Matapos ang ilang buwan ng pagpoproseso ng kanyang mga papeles, inasikaso naman ni Engineer Bringas ang sunod na hakbang sa kanyang karera, ang pagkuha ng sertifikasyon bilang isang Certified Industrial Engineer o CIE. I was hired in an aerospace company here in Batangas. Then after I was hired, after 2 weeks, I was sent to the Netherlands for training. So that's for 3 months, and then I went back again, and then I took up CIE, and then I passed CIE. Maliban sa pagiging isang Certified Industrial Engineer, malaki ring motibasyon ang nagawa kay Gene ng pagkakapadala sa kanya sa the Netherlands. Dito, napagtanto niya na malaki ang maitutulong sa kanyang karera ng international exposure sakaling magkaroon siya ng regular na trabaho sa labas ng bansa. Kaya naman, isang magandang balita para kay Engineer Bringas ang hatid ng pagkakalunsad ng ASEAN Economic Community. Ito ang itinuturing na isa sa mga pinakamalaki at pinakaimportanteng proyekto sa ASEAN region na opisyal na inilunsad noong 2015. Ito ay naglalayong palakasin ang ASEAN Regional Economic Integration, kung saan inaasahang magkakaroon ng mas malayang paggalaw ng kalakalan ng mga produkto, serbisyong profesional at investment sa pagitan ng 10 mga bansang kabilang sa ASEAN. Pagdating sa free flow of skilled professionals, ang ginagawa naman ng ASEAN, tinutulungan niya na ang mga professionals ay madaling ma-recognize yung kanilang credentials sa iba't ibang ASEAN member states, at ganun din tinutulungan sila na madaling makapagtrabaho sa pamamagitan ng pagpapa-streamline ng processes para makakuha ng work permit dun sa mga bansa sa loob ng ASEAN. Ang advantage niyan, mas maraming choices ang ating professionals kung saan nila gustong mag-work, kung saan mas okay yung benefits. Ngunit para maging bahagi ng pangarap na ito, nararapat munang mapabilang si Engineer Bringas sa mga kinikilalang ASEAN professionals. Ito ay ang mga profesional na kabilang sa 8 industriyang patuloy na pinauunlad ng ASEAN integration at nakapasa sa mga set of requirements na binuo ng ASEAN member states. Noong 1995, ang ASEAN leaders ay nag-agree na magkaroon ng ASEAN Framework Agreement on Services. Napapaloob dito, sinabi nila na ang mga bansa sa ASEAN ay maaaring i-recognize yung qualifications ng mga professionals ng ibang bansa sa loob ng ASEAN. For example, yung engineer sa Philippines, pwedeng ma-recognize yung kanyang credentials pag mag-work siya sa Singapore. Ngayon, noong 2001, nag-decide yung leaders na simulan na yung pagsasagawa ng ganitong arrangements. So nag-agree sila na magkaroon muna ng ganitong arrangements. Yung MRA o yung Mutual Recognition Arrangement, ina-allow nito na, halimbawa, isa akong engineer sa Pilipinas. Nakapasa ako ng board, nakapagtrabaho na ako ng ilang taon, good standing ako sa PRC. Kasama po yan dun sa ilang mga requirements para matawag akong ASEAN accredited na engineer. So pag nakuha ko na po yun, na ako'y na-accredit na, tutulungan na ako ng ASEAN para ma-recognize yung aking qualifications dun sa bansa na gusto kong pagtrabahuhan, halimbawa sa Singapore. Pag ako'y ASEAN accredited engineer na,
mas madali na sa akin para una, ma-recognize yung aking credentials at pangalawa, yung tutulungan ako na mas madaling makakuha ng mga requirements para makapagtrabaho sa Singapore. Ngunit para kay Engineer Bringas, hindi madali ang landas na tatahakin para matawag na isang ASEAN engineer. Kaya naman malaki ang kanyang pasasalamat sa pamunuan ng PIIE para sa patuloy na pagsuporta sa mga industrial engineers ng bansa sa kanilang pangarap na maging bahagi ng ASEAN Professional Labor Force. The intention is to unify the IE practitioners and the graduates for two professional development. And we also advocate what we call operational excellence. Okay, that is by doing all the different systems, no, in highest efficiency as much as possible. Ayon sa Philippine Institute of Industrial Engineers, unang hakbang ng pagiging isang ASEAN engineer ay ang pagkuha ng CIE certification mula sa kanilang organisasyon. As a CIE, Certified Industrial Engineer, you can be affiliated in the ASEAN registry to what they call the Associate ASEAN Engineers. Ang ASEAN Associate Engineers ay isang required program para sa mga inhinyerong kulang pa sa 7 taon ang qualified experience ngunit nangangarap na maging bahagi ng ASEAN integration. At para naman sa mga nakaabot na sa 7 years of comprehensive professional engineering experience, maaari na silang tulungan ng PIIE na makamit ang kanilang pangarap na maging isang ASEAN engineer. Now, for those with 7 years of experience qualified as professional industrial engineers, we actually endorse them to become part of the ASEAN Engineers Registry. The important thing here, they become part of an international registry, especially in 10 ASEAN countries, which will become part of the ASEAN community. Sa kasalukuyan, mayroon pa lamang 58 Filipino industrial ASEAN engineers ang nagtatrabaho sa loob at labas ng ating bansa. Bagay na nais pang pataasin ng Philippine Institute of Industrial Engineers. Ngunit sakaling makamit nga ni Engineer Gene Bringas ang pangarap niyang tawaging isang certified ASEAN engineer, ano nga ba ang mga naghihintay na pagbabago at pag-unlad sa kanyang karera? Para sagutin ang mga tanong na ito, ating kilalanin ang dalawa sa ipinagmamalaking ASEAN engineers ng bansa. Ang pinakamalaking advantage na nakita ko po is the exposure to other countries' mga practices po for engineering. Kasi every year po, there's a conference for ASEAN Federation of Engineering Organizations. We get to meet other mga engineers from all over the ASEAN nations, and they invite speakers. So kami po ay nakakarinig at saka we learn, no, yung mga bagong mga ginagamit, mga polisiya, mga pamamaraan ng pagtatrabaho to become aligned sa mga within the ASEAN members ng ASEAN nations. From a businessman's point of view, ang naging tulong talaga ng being an ASEAN is the exposure. Ang kagandahan sa ASEAN engineer is that when the more you're exposed to different practices, kasi may iba-ibang bansa, iba-ibang kultura yan eh. Knowledge is power. Kung mas marami kang nalalamang mga iba-ibang diskarte, iba-ibang klaseng pag-iisip mula sa iba-ibang countries, mas maganda yan for yourself, for your self-improvement. Dagdag pa ni na ASEAN Engineers Andre at Jerry Lim, malaking bagay ang ASEAN integration para sa mga Pilipinong profesional na nais na magtrabaho sa ibang bansa. Dahil ang kawalan ng integrasyon ay nangangahulugan ng pagkakaiba ng standards ng kaalaman at kakayahan ng mga profesional sa ASEAN region. Kaya naman suportado nila ang PIIE sa layunin nitong umagapay at gumabay sa mga Pilipinong IEs sa pagsabay sa economic alignment ng ASEAN Economic Community. May programa naman yung gobyerno because with ASEAN integration, one of the things is yung K-12 na program. That's part of the alignment. Once mag-graduate yung estudyante, sa tingin ko po ang solusyon niyan is really dissemination. Galing po sa professional engineering groups. Kasi po, tulad po ng Philippine Institute of Industrial Engineers, napaka-aktibo po ng board nila para po i-endorse, ma-endorse yung mga miyembro nila for ASEAN engineer recognition. Dagdag pa nila,
Ito na marahil ang tamang panahon upang tuluyan ng makasabay ang mga Pilipinong profesional sa patuloy na pag-unlad sa larangan ng engineering. If we could encourage them to not only be satisfied here in our country, but actually look for more competitive employment elsewhere, then we should be able to encourage them to be recognized through this kind of accreditation, like the ASEAN Engineers Registry, to become part of that international community. No? Ang patuloy na kaunlaran sa anumang uri ng larangan ay hindi nararapat na katakutan. Gaya na lamang ni Engineer Gene Bringas na handang sumabay sa agos ng pagbabago kaakibat ang tamang paghahanda at wastong kaalaman. Ang success kasi hindi naman sa biglaan. You need to go through the process. Ang ma-advise ko lang sa lahat ng AI graduates is after graduation, take the CIE right away and become associate ASEAN engineer. Sa huli, malinaw na malawak at maganda ang oportunidad na inihahain sa mga profesional ng ASEAN Economic Integration. Isang patunay na posibleng makamit ang isang masigla at nagkakaisang ekonomiya.